kami drug store eh. So classmate kami kay Dr. Ben. Bakit ko kayo ngayon? Hi. Wala ka sa ayan, so si Ma'am ano ba? Nakita niyo ba ako yun? Na-search niya ako, first time yun. May naka-search din sa akin. Si Ma'am Guy, yan. So, kita-kits kami every Sunday, yan. Nagpunta kami kay Dr. Tan, yun, para sa aming mga sakit. Kaya guys, kung may mga sakit kayo na feeling nyo eh, wala nang lunas or gano'n. So, feeling nyo eh, oo, yun. So, feeling nyo eh, opera lang ang katapat. So, punta na kayo kay Dr. Tan. So, sulit na sulit yung inyong 400 pesos na check-up. So, ayan lang guys. So, kita-kits tayo. So, update ko kayo kung ano yung mga pagbabago sa amin, no, ni Ma'am Guy. So, ayan lang guys. Bye. Hello, kamusta mga kasuki? Long time no see. And again, nagbabalik po ang inyong lingkod, May Kuwari Camacho. At dahil ngayon ay December 1, so sisikapin ko po ulit na araw-araw eh makapag-vlog na ulit ako. So dahil kung napansin nyo, nung nakaraang November, eh hindi po ako masyadong nakakapag-vlog. Dahil nga po, napakaraming ganap. Sa totoo lang, ang daming naging ganap sa aking buhay na ayun na, hindi ko masyadong na-i-vlog. So, masyado tayong naging busy, no? Busy sa ating trabaho, busy sa ating buhay-buhay, yan, ganyan. So, dahil December 1 ngayon, no? So, December 1, paano ko ba sinimulan ang aking araw ngayong December 1? So, ayun lang naman. So, kung nakikita nyo ang aking paligid, so, ayan guys. So, kung makikita nyo ang aking paligid, so, punong-puno lang naman tayo ng mga kahon-kahon sa paligid at mga sabit-sabit, ayan. So, ayan. So, sa mga susunod na araw, intayin nyo lang guys, no? Dahil, mung katapusan, tayo ay nanggaling sa Pure Gold. So, tayo ay naghakot panalo. Hindi naman talaga hakot panalo. Yun lang yung term na aking ginagamit sa tuwing dumarating ang November 30. Yan. So, tuwing November 30, yan. So, parang naging, ano na siya, naging tradisyon. Naging tradisyon na tayo ay, yun, nag-shopping-shopping galore yan sa Pure Gold. So, sa mga susunod na araw, guys, ihanda nyo na ang inyong sarili dahil tayo ay mag-grocery haul. Yan. So, mag-grocery haul tayo, guys. Papakita ko sa inyo ano ba ang ating mga nabili sa Pure Gold. Pure Gold de Paro. Yan. So, shout-out ko nga pala yung mga taga yung nasa cashier tsaka yung bagger dun sa Pure Gold de Paro, no? So, ayan. So, sa mga next video, so, re-reveal ko yung kanilang mga itsura. So, ayan. So, balik tayo December 1. So, dahil December 1, again, ang topic natin ngayon ay kay Dr. Tan. So, ayan. Natatanong niya na naman ang aking leeg. So, kanina, nanggaling ako ulit kay Dr. Tan. So, share ko lang sa inyo ulit, no? Yung aking na namang naging karanasan. So, hindi. Parang gusto ko lang talagang i-document, no? Yung mga nangyayari sa akin habang ako ay nagpapagamot kay Dr. Tan. So, ayun nga, no? So, December 1, bumalik ako kay Dr. Tan. Ayun, nakakatawa. Shoutout ko si Ma'am Guy. Hi, Ma'am Guy. Shoutout ko po kayo. Yan. Shoutout ko si Ma'am Guy dahil, so, nakakatawa, no? Dahil nung habang nakapila ako kay Dr. Tan, so, bigla niya akong kinalabit. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso na yun nga, parang may nakaka-recognize na kahit paano na sa akin. At syempre, no, bago ko pa i-shoutout muna si Ma'am Guy. So, una sa lahat, no, hindi ko makakalimutan, shoutout po pala kay Ma'am Joycel Malaga. Hi, Ma'am Joycel Malaga. Sobrang tagal na, hindi ko to na i-vlog. So, ngayon na yung araw. Nakita nyo ba to guys? Ayan. So, eto po ay pinadala sa akin ni Ma'am Joycel Malaga. Thank you po. Visit niyo po yung page ni Ma'am Joycel Malaga. Ipa-flash ko na lang sa screen, 'yan. So, ang kanyang page po ay nagbebenta po siya ng mga Marikina bags. Ayun kung nakikita niyo. So, ito guys, sobrang 'yan, nakakatuwa itong bag nito dahil sobrang laki niya. Tuwa ako dito dahil ang dami niyang mailalagay na laman at napakatibay nito, grabe. So, para mabitbit ko siya, binuwasan ko muna yung laman. Pero gusto ko nang ipakita sa inyo yung loob, yung magulong loob ng aking bag. So, eto yung loob niya. Ayan, yung kanyang loob. Ayan, meron siyang dalawang packet sa loob. Ayan. Tapos kung makikita nyo, ayan, yan ang texture ng loob. So, ayan siya. Ayan. So, diba? Makapal yung kanyang parang leather, no? So, ayan ang kabuuan nitong bag. So, ayan. So, ang ganda nito. Tapos meron pa tong yung parang additional string.
So, tinanggal ko na lang siya kasi mahilip naman ako ng ganyan. So, itong bag na to, thank you again kay Ma'am Joyce Almaraga. Ipa-flash ko ulit sa screen yung kanyang page. Kung gusto niyo pong bumili ng mga ng mga bag na gaya nito na Marikina made. Opo, so sobrang tibay talaga nito dahil so, nag-aangkat po siya ng mga paninda niya sa Marikina pa. At talaga namang sulit ang price nito, no? Marami siyang iba-ibang klaseng design ng bag. So, punta lang kayo sa kanilang page. Maraming magaganda pang mga design doon. At, yon sa mga susunod na araw, parating na rin yung mga, ano, yung mga example ng kanyang mga product. So, again, thank you po kay Ma'am Joyce Almaraga sa kanyang free package. Yan, ito po. So, ang tagal ko na nitong na-receive. Kumbaga, parang hindi ko lang po na-i-vlog dahil nga po. So, ayun, sobrang daming ganap, no, sa aking buhay. Parang, ngayon na lang ulit ako nagpakita sa screen. So, dahil nga masyado ako naging busy sa aking pagpapagamot. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nakailang post lang ako ngayong November. So, ayan guys. Plus, super thankful ako kay Ma'am Joyce Almaraga dahil hindi ko lang viewer si Ma'am Joyce Almaraga, no? So, siya po ay naging customer ko din, no? So, tayo ay nagbibigay ng, di ba, no, sa aking channel, di ba? Nagbibigay ako ng mga tips, ganun, sa about extra income. At thankful ako kay Ma'am Joyce Almaraga dahil sa kanya, nagkaroon ako ulit ng another extra income. Ayan. So, si Ma'am Joyce Almaraga lang naman, ang unang-una kong naging customer sa sticker. So, ayan po. Dahil nga po si Ma'am Joyce ay nagtitinda nitong mga bags. And bukod dito, nagtitinda rin siya ng mga pabango. So, dahil kay Ma'am Joyce, no, nagkaroon ako ng another extra income, which is yung sticker, no, ng mga pabango. So, dahil sa kanya, ayan. So, dahil sa kanya, siya ang aking una naging customer. Nagpagawa po siya sa akin ng mga sticker. So, again, ma'am, thank you po. Kay Ma'am Joyce Almaraga. Mabuhay po kayo and good luck po sa inyong business. Yan. So, ang dami ng mga sales ni Ma'am Joyce. So, ayan. So, dahil kay Ma'am Joyce, tayo ay napa... Kunita niya sa ating background. Meron tayong printer dyan sa likod. So, dahil kay Ma'am Joyce, ayan. So, thank you po, no? Naiano ko na rin po yan. Kung mabibisit niyo po yung aking Shopee account. Ayan. So, kasama na rin po yun sa aking mga binibenta yung sticker. So, yung mga personalized sticker, pwede po sa pabango or pwede rin naman sa anything kung saan nyo po pwedeng gamitin. Mga label, yan, ganyan. Tapos, ayan. So, again, thank you kay Ma'am Joyce Almaraga. Ma'am, ngayon ko lang kayo na ano. ngayon ko lang na i-vlog si Ma'am Joyce Almaraga. So, sa mga susunod na araw, babawi ako kay Ma'am Joyce. Again, thank you po sa free na bag ni Ma'am Joyce. Ayan, thank you po. Yan, ang ganda nito, promise, as in, ang bigat nito. Araw-araw ko siyang ginagamit sa aking pagpasok, tapos yung mga nakakaraan na pagpunta ko kay doktor, dahil ito rin ang bigbit ko, no? So, kanina, dahil nga magagalagala nga ako, no, after ko magpunta kay doktor, so, ibang bag na muna yung dinala ko para mabawasan yung aking bigbiti. So, ayan, balik tayo, no, kay Dr. Tan. So, ang videong ito, ang haba, no? So, ang videong ito, so, ipapakita ko lang sa inyo, guys, no? So again, shout out kay Ma'am Guy. Yan, si Ma'am Guy. Sabi ni Ma'am Guy, nag-search daw siya sa YouTube, no? Sinerch niya si Dr. Tan. At, ayun, ang unang lumabas na video ay yung video ko, no? So, thankful ako again kay Ma'am Guy dahil na-recognize niya ako, no? Nakalabit niya ako kanina habang kami ay nakapila kay Dr. Tan. So, ayun, kinalabit niya ako, tinanong niya kung ako ba yung nasa YouTube. So, syempre naman tayo, ituwan-tuwa. So, eto guys, no? Pag-check up ako kanina at, ayun. So, medyo may katigasan pa aking leeg. So, ayan. So, naresetahan na naman tayo ni Dr. Tan. Ito yung aking bagong gamot. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng aking gamot. Ayan. So, comment na lang kayo guys. Ito, bago to eh. Bago to sa aking paningin. Meron na dagdag sa akin yan. Ayan, may nadagdag sa akin na kulay black. So, hindi ko na naman siya ma-distinguish kung anong klaseng halamang gamot ito. So, ayan. So, ayan. So, sa mga bago, no? Sa mga bago sa aking channel. So, dinadocument ko po yung pagpunta-punta ko kay Dr. Tan. So, para maging inspiration din po, no? Sa iba na nakakaranas ng ganitong klase ng sakit. Kasi sa totoo lang, ito pong aking goiter, no? Sinabi na to sa akin, no? Na ito ay pang-opera na. So, dahil tayo ay naniniwala kay Dr. Tan, no? At naniniwala din tayo sa bisa ng kanyang mga herbal medicine, no? At sa mga, kung makikita nyo, no, ipo-flash ko sa screen yung Facebook page ni Dr. Tan. So, marami kayong makikita ron mababasa, no? Kung nagdadalawang isip pa rin kayo na magpatingin kay Dr. Tan, no? Pwede kayong magbasa-basa doon ng mga experience nila kay Dr. Tan.
So ayun nga, again, 400 pesos ang pagpapa-check up kay Dr. Tan plus sa gamot, depende sa kaso ng inyong sakit. So sa kaso ko, napansin ko iba-iba ang presyo ng aking nagiging gamot dahil iba-iba rin nga yung nagiging laman, no, yung nagiging content ng aking gamot. So gaya nito, na meron akong D-bag, tapos meron na rin ako nakikita ng mga black dito na dati naman ay wala. So nagsimula ako sa presyo ng gamot. So para may idea lang kayo. So sa first 3 days ko ng pagpunta ron, ang halaga ng gamot ko ay nasa 115 pesos per pack. Per pack po, per pack. So again, per pack po ay dalawang gamitan ito. So ibig sabihin ng dalawang gamitan, gagamitin mo siya ng gabi, lalagayin mo siya ng gabi, kinabukasan, huwag mo itapon. Yung pinaglagaan mo ng gabi, yun ulit yung nalagyan mo ng tubig para ilalaga mo ulit at iinomin mo ulit. So dalawang gamitan. So sa isang balot, dalawang beses mo gagamitin, dalawang beses mo iinomin yung katas nito, yung pinaglagaan ito. Tapos yun nga, so nagsimula siya sa mga price na 115, next na balik ko naging 100, naging 135 na lang siya, naging 135, 115, 135. Next na balik ko, bumaba siya, naging 95 pesos. Tapos next na balik ko ay naging 120, tapos ngayon nabalik ko yun. So feeling ko mas tinapangan ni Dr. Tan yung aking gamot dahil ang presyo nitong gamot ko ngayon ay 175 per pack. Ayan po. So 175 per pack na siya. So kinakabahan ako sa lasa. Dahil sa totoo lang, no? Then papait ng papait, no? Yung kada bagong reseta sa akin ni Dr. Tan eh, papait ng papait sa dulo. Dulo lang naman, no? Pero yung lasa ng aking tsaa, no? Ito yung tsura pala ng aking, ayan. So pakita ko sa inyo. So, ayan. So, hindi ko na naiinom yung medyo dulo nito. Dahil medyo sobrang pakla na talaga. As in, yun. So, sa simula, no, medyo may tamis akong nalalasahan sa kanya. Pero dulo, ayun, andun na yung paklang, sobrang pakla na talaga. So, yun, kinakabahan na naman ako dito sa mga susunod na package. Package talaga. Ang susunod na lasa nito. Pero ramdam mo naman na talagang may pagbabago. So, ayun nga. So, parang pinalalambot niya. So, ang goal ng mga halamang gamit nito is palambutin, no? Once na lumambot na siya, unti-unti na siyang malulusaw. At gaya nga po nung nabanggit ko, no, si Ma'am Gai. Si Ma'am Gai po ay meron din siyang problema sa goiter na kagaya ko, no? Siya po ay sinabi niya sa akin kanina na kaparas niya dati ito, yung ganito ko, na matigas din sa kanya dati. And kanina, pinahawakan niya sa akin, grabe. Alam mo yung parang sobrang lambot na. At yun, so, nabigyan na naman ako ng pag-asa na talagang kailangan ituloy-tuloy lang talaga yung pag-inom ng halamang gamot. At ang pinaka-importante sa lahat, no? Kaya talaga ako nag-vlog na yung araw na to. Gusto kong sabihin sa inyo yung mga pagkain na dapat iwasan kung ikaw ay merong goiter, no, na kagaya ko. So, eto yung binigay sa akin ni Dr. Tan, no? So, kapag ikaw pala ay may goiter, no? Parang automatic, related yung konektado, no? Kapag ikaw ay may sakit na goiter, konektado pala dyan ang ating puso plus yung ating liver. So, may goiter ako, pero ang mga bawal na pagkain na binigay niya sa akin ay para sa yun, mga dapat iwasan ng may problema sa puso at may problema sa liver. Yun. So, clients with heart problem, clients with liver and gallbladder problems. So, eto na, nabasahin ko po sa inyo. So, baka kasi yung nakakapakinig ngayon, no, kahit na hindi pa kayo nagpapakonsulta kung kanino man, mapa-herbalist, no, or mapa-western doctor kayo. So, ito yung mga kailangan yung tandaan. Kung ikaw ay may sakit na goiter, ano-ano ba ang mga pagkain na dapat mong iwasan? Una, no, mga problema, no, kung ikaw ay may problema sa puso, at dahil ikaw nga ay may goiter, matik, may problema ka na rin sa puso. Ito yun. So, umiwas tayo sa oily and greasy foods, all types of animal fat. So, pangalawa, umiwas sa ice and cold foods, sa mga malalamig. Yan. At sa mga carbonated drinks. Ayan, yung mga soft drinks. Ganun. Umiwas din tayo sa mga liquor, cigarettes, and coffee. Paano na ang aking pagkakape? Ang hilig ko pa naman sa kape. Ayan. So, iwas-iwas, yun, sana. Plus, umiwas din tayo sa mga itlog, yan, sa, yun ang nakalagay dito, eggs, tsaka sa mga strenuous exercises, ayan. Tapos, nakalagay dito,
Please keep warm and be very careful of catching colds. Mild exercises such as leisurely walking is advisable. So clients with heart problem caused by goiter thyroid should avoid cabbage, radish, eggplant, and carrots for life. Diba? Merong for life. So ayan nga daw. So lahat ng may problema sa puso na related daw sa goiter, ito yung mga kailangan nating iwasan. Yung mga cabbage, yan. Yan yung mga repolyo, yung radish. Ano ba yung radish? Ito yung, ano ba yun? Labanus. Ayan, sa sinigang, labanus. Yung eggplant, yung talong, at yung carrots. So, for life. For life daw natin itong iwasan. So, ang lungkot. Ang lungkot dahil paborito pa naman natin. At ayan nga, no? So, ayan yung mga pagkain, no? Na bawal at dapat iwasan. So, ayan lang. So, kung ikaw ay may sakit sa puso, at kung ikaw naman ay may goiter, no? Matik, meron ka na rin problema sa puso. So, ito naman yung mga pagkain na dapat iwasan kung ikaw ay may problema sa liver and gallbladder. So, ito na yun. Medyo marami-rami ito. So, ito na yun, guys. Ibusahin ko na. Abstain from eel, beef, chicken, pigeon, turkey, geese, crabs, shrimps, lobster, turtle or pawikan, eggs, mga fried, greasy, grilled barbecue dishes, mga salty, spicy, hot and sour foods, all kinds of sweets to lighten the load of the liver. Ngayon ko lang din nalaman. Diba? So, ngayon ko lang nalaman na yung all kinds of sweets, no, kapag umiwas tayo sa all kinds of sweets, no, eh nakakapagpagaan pala ito sa pag-load ng liver natin. No, kasi 'di ba yung liver natin, siya yung parang responsible sa pagsasala ng ating mga kinakain, no? Tama ba ako? So yun. So nalalighten daw yung load ng ating liver kung tayo ay umiiwas sa mga matatamis. Yan. So iwas din tayo sa liquor, cigarettes, and stale coffee. Tapos, iwasan daw natin yung sleeping late at night. Sleeping late at night. So, ayun. So, iwas daw tayo doon. So, di ba, ayun pala, matutulog na pala akong maaga. Tapos, yun. Strenuous activities, lifting heavy loads. So, ayun. Bawal na rin tayo magbuhat-buhat ng mga mabibigat. Ayan. So, sa mga may problema sa liver and automatic, so, tsaka na may problema ka sa liver kung ikaw ay may goiter. So, ayun yung mga bawal sa atin. No? Tapos, may nakalagay pa dito. Eat more green, leafy vegetable, and easily digestible foods. Use corn or vegetable oil. Yeah. So, rest is a must. Set time for it. Yun, may ganun pa yun. So, ayun lang guys. So, sana itong mga binanggit ko na mga bawal, no? So, sana, hindi lang, sana makarating ito sa iba pa, no? Sa mga, hindi lang sa may problema sa goiter. So, yung mga binanggit ko is yung may problema sa puso at yung may problema sa liver. So, itong dalawa na to, yan, itong dalawa na to, guys, ayan. So, yung dalawa na yan, yan ang ibinigay sa akin ni Dr. Tan na bawal. Yan. So, bawal ko tong kainin, kailangan kong iniwas sa mga gantong pagkain dahil na sa ako ay may goiter, so automatic daw na weak yung aking heart and weak na rin yung aking liver. So, so ayun. So, sana, unti-unti. So, unti-unti, no? Unti-unti nga tayo ay naway makaiwas, no? Sa mga lahat ng bawal ay masarap. So, alam niyo naman, kape, ako ay makaping tao, no? So, coffee is life for me. Kaya, ayun, sana. So, unti-unti natin, no? Para talaga namang mas magiging effective kasi itong mga halaman gamot, no? Kung tayo ay sumusunod sa mga bawal na pagkain. So, ayun. So, ayun lang guys. Sana nakatulong sa inyo, no? Yung vlog natin ito, no? So, kung kayo, again, no? Kung kayo ay may mga nararamdaman, no? Kung kayo ay sa tingin nyo, alam nyo yun, parang may sakit kayo na hindi kayo bumabalik sa inyong mga doktor dahil, di ba, magamahal. So, sa totoo lang, no, yung consultation fee sa Western, sa mga Western doctor, no, hindi ganun kadali.
medyo may kamahalan, no? So, try nyo lang, guys. Try nyo lang. Try nyo lang. Visit po kayo sa place ni Dr. Tan. So, again, si Dr. Tan at si Dr. Jan ay matatagpuan sa Fuyong Mansion, no? Dyan sa may Ongpin. Yan, Binondo. So, mula sa Karyedo, pagbaba ko ng Karyedo, sa may kaliwa, no? Kakaliwa lang ako. And then, makikita ko na doon yung Ongpin, no? Yung parang arko ng Ongpin. So, pasukin nyo lang yon, dire-diretso lang kayo. Huwag kayong lumiko, dire-diretso ninyo lang yon. May makikita na kayo doon na dalawang bantay sa labas. So, sa tapat noon, merong Metrobank. Tapat lang siya ng Metrobank. Makikita nyo na roon yung Fuyong Mansion. So, kung di ako nagkakamali, 913 or pa-flash ko sa screen yung address, no? At again, so pa-flash ko na rin sa screen, no? Yung schedule ni Dr. Tan, no? Pinicturean ko yun kanina na sa mga nabanggit na araw, October 10, 11, 12, half day lang daw sila. So, half day lang sila at ang magiging available lang na Dr. IC, Dr. Tan. So, sa mga gustong magpunta sa mga araw na yon, sana napanood nyo ang aking video, no? Kasi baka mamaya magpunta kayo ng hapon, wala si Dr. Tan. So, yun lang naman sa mga nabanggit na araw lang naman. So, ayun lang guys. Again, libre lang po ang pag-subscribe sa ating channel at sana natulungan kayo ng ating channel, no? Kung kayo ay may mga sakit-sakit. And again, so, sa mga susunod na video, abangan nyo guys. Marami na akong mga naiisip na i-vlog. So, may taglay na tayong lakas para araw-araw ulit tayo mag-vlog. So, ayun lang guys. Again, subscribe po kayo sa aming channel at ayun, so hit niyo po ang notification bell para lagi kayo updated sa ating video. So again, shout out ulit kay Ma'am Joycel Malaga and shout out din po kay Ma'am Guy. Ayan. So again, punta po kayo sa page, no? Sa Facebook page ni Ma'am Joycel Malaga and bili na po kayo ng mga Marikina bags. Ayan. So sulit po ang inyong pera, no? Sa pagbili ng mga Marikina bags, no? Pero talaga naman pag sinabi natin Marikina, super tibay ng mga bags. So, ayun lang guys.